Kamusta po mga kaamag? Sa video po na ito ay tuturo ko sa inyo ang paggamit ng popcorn kernels sa paggawa ng F1 mushroom spawn. Ang unang hakbang po ay hugasan natin ang ating corn kernel ng 2 beses. Ayan mga kaamag, matapos po nating hugasan ng ating popcorn kernel ng 2 beses, atin po siyang lalagyan ng 2 tablespoon ng hydrogen peroxide para po pang-disinfect natin sa ating substrate na gagamit. Sunod mga kaamag, atin po siyang ibababad ng magdamag o 12 hours po ano. Makalipas po ang 12 hours, ito na po yung ating corn kernel. Kung mapapansin nyo po, halos nagdoble po yung size ng ating mga butil ng mais dahil sa ating pagbababad. Ginagawa po natin yung pagbababad mga kaamag para ma-hydrate yung ating mga mais bago natin po siya lulutuin. Itapon lang natin mga kaamag yung pinagbabada natin ng mais at hugasan po natin ng 2 beses. Nga pala mga kaamag, sa video po na ito, gumamit tayo ng 1 kilo po ng maisa na po. Sunod po niyan, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng asukal. Next mga kaamag, maglalagay tayo ng lime ano po. Hydrated lime po ito ang nilalagay natin. 1 kutsarita lang po ang ilalagay natin. Sunod mga kaamag, maglalagay po ako ng 1 teaspoon ng calcium sulfate. Ito po ay optional lamang ano po. Maski po wala tayong calcium sulfate or hydrated lime, okay lang po yan. Maski asuka lang mga kaamag, pwede na po yan ano po. Ako po ay gumagamit itong hydrated lime tsaka calcium sulfate dahil sa akin pong pananaw, mas napapabilis po niya yung paggapang ng ating may silya na po. Disclaimer lang mga kaamag, hindi pa po scientifically proven na ang paggamit po ng gypsum at saka hydrated lime nakakabilis po ano po. Pero para, base po sa aking experience, mas mabilis po napupuno yung ating mga ginagawang punla ng may silya ano po. Ayan po mga kaamag. After 15 minutes na ating pagpapakulo dun sa ating mais, pwede na po natin itong ahunin na po. Atin lang pong sasalain at ating patutuyuin. Sunod mga kaamag, atin pong patutuyuin yung ating maisa na po. Gagamitan natin siya ng electric fan para mas mabilis po yung pagkatuyo niya. 1 oras lang po natin siyang lalagyan ng electric fan at patutuyuin na po.
Ayan mga kaamag, isang oras na po yung lumipas, ano po, tuyo na yung ating mais. Ito, kung mapapansin nyo po, pag hinawakan natin yung mais natin, hindi na po yung nababasa yung ating kamay, ano po. Pero, dahil binabad po natin siya na magdamag, yan po ay hydrated po, ano po, meron siyang tubig sa loob. Ayan mga kaamag. Ang sunod po natin gagawin ay isasali na natin yung ating mga pinatuyong mais sa ating mga garapon at tatakpan po natin ng mahigpit. Sa paggamit naman po ng bote bilang sisidlan ng ating mga mais, atin lang pong lalagyan ng bulak or cotton plug at saka ng aluminum foil, ano po. Tapos lalagyan natin ng goma, ano po. Para hindi po pumasok yung steam or yung singaw sa loob at mabasa po ang ating mga mais. Ito ang sunod mga kaamag, ating i-steam or pa-pasteurize natin itong ating mga mais na nakalagay sa garapon at bot. 2 to 3 hours pong ating pag-i-steam, ano po, para siguradong patay yung germs at saka bacteria dyan, ano po, pati yung mga ibang molds na maaaring tumubo sa ating substrate, ano po. Kung meron po kayong pressure cooker mga kaamag, mas mainam po yung gamitin, ano po. Kasi 45 minutes to 1 hour lang po, pwede nyo nang ahunin. Ayan mga kaamag. 3 oras na po yung lumipas na po ng ating pag-steam. Pwede na po natin itong ahunin. At atin lang pong palalamigin, pwede na po tayong mag-inoculate. Ayan mga kaamag, malamig na po yung ating in-steam na mga bote na may laman na mais. Ngayon po, sa pag-inoculate natin ng punla, kailangan po natin mag-disinfect ng kamay gamit ang 70% alcohol. Ano po? Kailangan din po natin gumamit ng alcohol lamp na meron pong denatured alcohol. Ano po? Sunod po niyan, kailangan po nating disinfect din yung ating gagamitin na tools na pangkuha dun sa ating F0 na ililipat dito sa ating mais na F1 po, ano po. Kung matatandaan nyo sa nakaraan nating video mga kaamag, gumamit tayo ng corn cob, ano po, bilang F0. Dinirect po natin yung mushroom tissue dun sa corn cobs. Ngayon, ito po yung ililipat natin. Ito mga kaamag, kung makikita nyo, ano po, ito yung corn cobs na F0 natin noong nakaraang video, ano po. Kukuha lang tayo dyan ng kahit isang piraso at ililipat natin dito sa bote. Pero dahil so marami naman po ako nagawang F0 noong nakaraan sa, na nakalagay sa corn cobs, pwede po natin lagyan yan kahit mga 4 na piraso o 5 piraso para mas mabilis lang po yung pagkapuno. Tandaan nyo po, pag mas marami po yung ilalagay natin na butil na F0, mas mabilis din po yung pagkapuno ng ating F1, ano po. Ayan mga kaamag, lalagyan lang po natin ng tissue paper, ano po, yung ibabaw, ayan. Tapos tatakpan po natin ng medyo mahigpit.
Dito man po sa paggamit natin ng ano, ng ating bote, yan, tatanggalin lang po natin yung ating nilagay na aluminum foil. Makatapos po niyan, lilinisan ulit natin yung ginagamit nating panungkit doon sa ating F0 na corn cobs at ating dadangdang po doon sa ating alcohol lamp, ano po, para mamatay yung mga germs, ano po. Ayan. Matapos niyan po, kukuha tayo ng ilang butil tapos ipapasok po natin doon sa ating bote, ano po. Maski po isa lang yan, isang butil lang po ng ating corn cobs na F0, okay lang po yan. Pero suggestion ko lang po, mas maganda yung mas marami po tayong ilalagay, mas mabilis pong mapupuno, ano po mga kaamag. Nga pala mga kaamag, hihingi sana ako ng pabor na pakinood po ang mga videos po ng mga kapatid ko at saka pakisubscribe po yung mga channel nila. Tungkol po sa mga pagluluto yung kanilang channel mga kaamag, kung kayo po ay mahilig magluto or gusto nyo po magnegosyo ng mga luto-luto, ano po, mga lutong pagkain, marami po kayo matututunan sa channel nila, ano po. Ilalagay ko po yung link ng kanilang channel dito sa baba at paki-click na lang po yung link. Pakinood yung channel, yung mga videos nila at paki-subscribe po yung channel. Ano po? Salamat po mga kaamag. Sa mga bago po sa aking channel, ano po, sa mga bagong nanonood dito sa aking channel, paki-subscribe na lang po ako, ano po, at paki-hit po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga video na ginagawa ko, ano po. Sa mga baguhan po, paki-check po yung channel ko, paki-panood po yung mga nauna pong video dahil naituro ko na po yung pagtatanim po ng kabote. Ano po, sa mga nagtatanong kung paano magtanim, meron na po tayong video nun. Nasa unahan po ng aking channel, ano mga kaamag. Ayan mga kaamag, matapos po natin mag-inoculate o mag-transfer ng F0 papuntang F1 dito sa ating popcorn kernels, atin na po itong i-incubate, ano po. Incubation temperature po ay naglalaro sa 10 degrees Celsius, pataas po, ano po, hanggang 32 degrees Celsius, ano po. Ito po sa Pilipinas, akmang-akma po yung pag-i-incubate natin ng ating mga punla dahil po hindi naman po dito ganun kainit, hindi rin naman po ganun kalamig, ano po. Sakto lang po ang ating klima sa pagpapatubo ng mga punla, ano po. Ayan mga kaama, good morning po. Ito po yung pangalawang araw po ng ating ginawang punla, ano po. Kung makikita nyo mga kaama, ayan, gumagapang na po yung mycelium, ano po. Yan po naman nasa baba, mga F1 po yan na gumamit tayo ng crop corn, ano po yan, mga kulay puti na yan. Ano po yan, mga 1 week na po yan, mga yan. Kaya halos mapupuno na po sila. Ayan mga kaamag, ito yung pangatlong araw, ano po. Ayan, medyo manipis pa po yung amag ng ating ano, ng ating mga ginawang F1, ano, medyo manipis pa. Ayan yung mycelium niya. Ayan.
Papakita ko po sa inyo hanggang sa mapuno po ito, ano, hanggang sa mamuti ng gusto, ano po. Mga 2 weeks po yan, incubation yan, or 3 weeks, pwede na po natin itan. Medyo papakapalin lang po natin yung mycelium's bag po natin. Ito naman po. Maski puno na siya, huwag muna itanim hanggat hindi pa nakaka 3 weeks. Mas maganda po yung itanim natin, yung medyo matured na mycelia, ano po. Or medyo matured na spawn, ano po. Ayan mga kaamag. Ito po yung pang-anim na araw, ano po. Kung makikita niyo po, puno na yung ating mga garapon. Pero medyo manipis pa po yung mycelium sa ano po. Pagka umabot po yan ng 2 weeks, 3 weeks, mas kakapal po at mas puputi po ang mycelia, ano po. Sa mga time na yon, pwede na po natin siyang itanim, ano po. Hanggang dito na lang mga kaamag. Sana po may mga natutunan kayong bago. Nakatulong itong video ko, ano po. Hanggang sa uulitin po. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat.